aking pangalan. Amen. Nais ko pong magpapatuloy kung gaano mabuti ang Diyos sa aking buhay. Amen. Ako pa'y nasa mga mundong gawain pa. Amen. Ako po'y naligaw ng landas. Bagamat ang aking pamilya ay simula lang kami nagkaisip. Kami po'y born again Christian na. Pero ako po'y lumaki. Amen. Hindi pala lumaki. Amen. Tumanda. Amen. Kasama ang aking mga tita. Sila po yung saksi ng aking mga ginagawang mga kalukuhan. Amen. Ako po'y nag-aaral. Amen. Kung ako'y natatanda ko po nung nag-project po ako dito sa Palibaran. Amen. Sobra po ako mabait. Amen. Dahil sobra ko pong bait. Hindi po inaalan ng tita ko na maglakad ako. Amen. Nakaservice po ako. Kaya yung po. Dahil kaya po ako nakaservice. Dahil sobra ko po kami. Maraming kaibigan po dyan. Kaya sabi ng tita ko mag-service ka. Baka mapahama ka. Amen. Sa sobra ko pong dami kaibigan. At yun lang po yung mga marami pa po nangyari sa buhay ko. Amen. Hanggang sa amen, nagtuloy-tuloy yun, inom dito, inom doon. Hanggang sa nagtrabaho ako sa Jollibee, doon ko po naranasan ng grabe yung, alam mo yun, yung nangyari sa buhay ko. Amen. Hanggang sa dumating yung isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan, yung po yung nagkaroon po ako ng sakit. Amen. Akala ko lang kasi, pag-inisip ko lang, baka mamatay na ako. Kaya on the spot po, amen, tinigil ko po yung mga bisyo ko, tinigil ko yung mga ginagawa ko, hindi kinalulugtan ng Diyos. Kaya yung po yung napag-isip ko, baka ito na yung tawag muli ng Diyos sa akin. Kasi bago po yung nangyari. Na may mapusok
at meron po talagang ugaling hindi nakalulugod sa Panginoon. Pero ang biyaya ko ng Panginoon ay hindi po niya ako pinabayaan na mapaliwara hanggang sa ako po ay magkaroon ng pamilya, magkaroon ng mga anak. Pero sa kabila po na ako po ay nagtitiwala, naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon, ako pa rin po ay nakaranas ng panghihina. Kasi hindi naman po ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay born again Christian, naglilingkod sa Panginoon na hindi ka po makakaranas ng panghihina sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakaranas po kahit sino. Pero ang kagandahan po sa Lord, hinayaan niya ako na maranasan ko lahat yun. Para kung sa gayon, naranasan ko yun, naging matatag ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord na sa kabila ng panghihina ako ng mga panahon na yun, ako po ay naging humingi sa Panginoon ng trabaho. At glory to God, binigyan niya ako ng trabaho. Pero ang kapalit ko ng trabaho na yun ay yung paglilingkod ko sa Panginoon. Nawala ko sa paglilingkod ko sa Panginoon. Naging dahilan na lang na yung hindi ko pagpasok. Pero totoo talaga, nangihina ako sa Panginoon. Nangihina ako sa paglilingkod ko. Nangihina yung faith ko. Kaya nung mga panahon na yun, masasabi ko sa ating lahat, bago po kami magsimula, inayos ko lang ang ating pagtotoo. Pasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Ako'y nakikilala sa kanya. Hindi lang po ako dahil buong pamilya na po kami na pinigod sa kanya. Praise God po. Hallelujah. Ganun po ako yung pagkakaroon. Amen. Simula po mga kapatid, nung pandemic mga kapatid, matagal pa po pala. Hallelujah. Nung sinapastor po ko ay sa Facebook pa sa taas, malapit po sa akin, sabi po ng aking nanay na magsimba ka kaya. Pinigod ko. May maayos ka na magawa dahil ako po'y nakakabalik. Hindi po nagpapasaway sa aking mga kapatid. Gusto po nila na magsimbahin kasi napakabait ko mga po. Kasi ayaw po talaga magsimba kahit anong hindi po sa akin. Amen. Yun po, simula po ng buhay. Kala ko po talaga na coincidence lang ang nagsimba ko nito. Pero may plan po pala ang Panginoon sa aking buhay. Dahil nung mga kapatid, nung nakilala ko sa aking Panginoon, sabi ko lang bakit ito. Nakita ko itong church natin kasi sa taas lang ito. Sa doon lang malapit ko punta sa amin, bakit dito ako napunta? Amen. Parang ano po, bigla na flashback sa akin na may pinatunawa ang Panginoon. Hallelujah, nagagamitin ang aking buhay na bilang isang ganto-ganyan. Nagagamitin ang Panginoon ang buhay ko sa kanyang gawain. Amen. Nais ko rin po pasalamat ng ating Panginoon, ibahagi sa inyo dahil amen, bago po po nung nakilala na po kami sa ating Panginoon, ang una po nakilala sa amin ay ang unang nanay namin. Amen. Nagpapabtisa po siya. Tapos, nung habang nagbabible study po siya sa cellphone, kasi medyo malayo po ang church niya na binasisipan. Amen. Kami po ay mapakabalik talaga. Sobrang ingay, nagsisigawan. Dinidistract po ba namin ang aming nanay sa kanyang Bible study? At yun po na, nung nito po, sabi po ng nanay ko na magsimba po kami kasi pinakilala po siya na klasiko na nagsisimba nga po dito. Amen. Sabi po ng aking nanay na sumimba ka, sumimba tayo, iniyaya po kami. Amen. Hindi po, nung unang linggo po mga kapatid, hindi po bumayad ang kapatid ko naman po. Pero nung pangalawang linggo, napilitan na po ako. Nung unang simba ko po mga kapatid, hallelujah, kala ko po lang ang pamaral lahat ng mga preach na pastor ay patama lahat sa akin. Yung pala mga kapatid, yung plano, hallelujah, na itumit ang aking buhay. Kaya pala ganun ang pangaral na aking linggo. Amen. Meron din po, hallelujah, na napabot. Thank you.
aking sinubo. Ngunit salamat sa biyaya ng aking Panginoon. Napakasakit lang isipin mga kapatid dahil sa handog namin na ito ay may isa po kaming kabataan na hindi kasama. At si Sister Bain po yun ang aking pastor. Bagamat masakit sa amin bilang isang kabataan, ngunit nagpapasalamat ako sa aking Panginoon dahil alam ko si Bain ay kasama na ng ating Panginoon. Hallelujah. Yun po yung biyaya ng ating Panginoon. At ang testimony lang po ko to encourage yung bawat isang kabataan na narinito. Hallelujah. Kasalanan, puno ng bisyo, inom, sigarilyo, hallelujah, ang aking mga kaibigan, amen, hallelujah, ay maraming po na pinagbabawal na doon. Ganun po yung buhay namin dahil maulit-ulit na lang na ginagawa namin. Ngunit habang kami natapos sa pag-iinuman ng madaling araw, nung ako'y nakatulala na nakatingin sa taas, nausap sa akin yung Panginoon, at sabi ng Panginoon, hanggang dyan na lang ba yung buhay mo? Sisirayin mo na lang ba yung buhay mo sa pag-iinom, paninigarilyo, ganyan na lang ba ang takbo ng buhay mo? Hanggang sa isang araw ay mawala ka na lang, mamamatay ka na lang. Doon ko na-realize kung gano'ng kabuti yung Panginoon. At doon ko nakita itong church na to, the Potter's House Christian Center. Nung pagpunta ko pa lang dito, hallelujah, kamay at paa kami tinanggap ni Pastor, hallelujah. Nung time na yun, sinubo ko yung buhay ko sa Panginoon, hallelujah. At ginawa sa akin ng Panginoon, hallelujah, bumalik po ko sa aking pag-aaral. At habang kami nag-aaral, nagpapatuloy at nagtatrabaho, hallelujah. Yung po yung naging buhay ko dati. Nung time na yun, biyaya ng ating Panginoon, nakatapos po ng pag-aaral. At ngayon po ay salamat po dahil binigyan ako ng pagkakataon maging school coordinator po ng aming eskwelahan. At ganun din ay ngayon po ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Kaya sa mga kabataan na wala pang pagkakilala sa Panginoon, na isisuko yung buhay sa Panginoon, ang pinakamagandang gagawin nyo na desisyon sa inyong buhay, magsuko kayo ng buhay sa ating Panginoon. Dahil tayo mag-uwi ng Panginoon yung buhay natin. Hallelujah. Kung paano ginawa sa amin yung mga buhay, yung kabutihan ng ating Panginoon, kaya rin gawin ng Panginoon yun sa iyo. At ang pag-aandog po kami ay patungkol din po sa pagbabago ng buhay. To God be the glory po. Thank you.
susunod kami po ng awitin para sa ating Panginoon. Amen. Ang salita ng Diyos ay itinasan na rin po ako na humangang ko sa pagbibigay.
Genesis chapter 13, verse 1 and 2. At umaon sa tinugang sa Abra mula sa ito, siya at ang kanyang asawa at ang lahat ang kanyang kinatangkilig at si Lot ang kanyang kasama. At si Abra ay totoong mayaman sa hayop, sa pila at sa dito. Verse 5. At si Lot nga na kinasama ni Abra na may tumbahan at bakahan at mga tolda. At sila hindi makayanan ng lupain na sila'y manahan na magkasama sa pagandang pangarami at malang pag-aari na dapat hindi maaaring manirang magkasama. Pagpalaan po ng Diyos ang salita niya ngayon pong gabi. Simula po ng panahon, ang tao ay naganap po ng kaninawaan sa buhay. Sinong tao na matinong pag-iisip na hindi maganap na ang kanyang pamilya ay maging mabuti? Sinong tao na matinong pag-iisip na magnanais na siya ay mamahod sa mga pagkakautang at hindi pabayaran ang mga bayarin? Ang Diyos mismo nais niya na pagpalay ang kanyang mga anak. Kalooban niya na tayo magkaroon ng buhay at kasaganaan iyon sapagkat ang Diyos ko ay natutuwa ng taong lalo na ng pamanak ay na-enjoy ang buhay. Taliwas po sa paliwala ng marami na kahirapan daw ay palatanda ng spirituality. Sabi nila kapag daw ang isang tao ay hirap, malapit daw sa Diyos. Ngunit sa aking pong pagkakaalam, marami po mga tao na halos isumpang ang kanilang buhay nang sila'y ipinamanak dahil po sa matinding kahirapan. Matatawag mo ba na mabuti kapag ka ang mamanak ay hindi mo mapag-aral ng maayos dahil sa kakulangan ng pera? Siyempre hindi. Matatawag mo ba na mabuti kung ang iyong mamanak ay hindi may bigay mo yung kanilang pangangailangan? Siyempre hindi. Sino pong ama na nasa lupa hindi magalad ng pinakamabuti sa kanyang mga anak? Kung tayo po bilang mga ama sa lupa ay nagalad ng pinakamabuti para sa ating mga anak, lalong-lalo na po ang ating ama sa kalangit ng Ebusing Amen. Bakit hindi tayo kayang magpalain ng Diyos?
ang sabihan ng awit 37 verse 4 at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Kaya makikita natin mga kapatid, kalooban ng Diyos na pagpalay ng ating buhay. Kalooban ng Diyos sa pagpalay ng ating pamilya. Kalooban ng Diyos sa pagpalay ng ating mga hanap buhay. Ang ating mga negosyo. Can you say amen? Amen. Pangalawa na lang, sabigyan natin ng pansin. Bagamat kalooban ng Diyos sa pagpalay ng kanyang mga, merong mga tao na hindi kaya umawak ng pagpapala. Katulad mo ni Lord, nang pinapili siya ni Abraham, nagkaroon kasi ng pagtatalo. Sa pagitan ng pastol ni Abraham at pastol ni Lord. Kaya ang sabi nito si Abraham, mabuti pa pumili ka ng lugar nang sa ganun na iwasan ang pagtatalo. Ang ginawa nitong si Lord, ang kanyang focus ay natuon sa lago ng Sodoma at Gomorrah. Kung bakit nila kanyang pinili sapagkat buhay at patubig. Sagana yung mga halaman sa tubig. Ngunit mayroong problema, yun ang dako ng Sodoma at Gomorrah. Kaya ang nangyari mga kapatid ko sa Panginoon, ito isang katotohanan na merong mga tao, merong mga Kristiyano, sa una sila'y tatalo, sa una sila'y maglilingkod, pero kung ano talaga yung kanyang interest ay lulutang. At yun ang aangit sa kanila. At itong si Lord, ang kanyang interes ay ang panginabang, ang panginabang ng kanyang kawal, ang paglago ng kanyang hayupan. Hindi ba rin ang siya'y mapapunta sa Sodoma at Gomorrah? Kaya larawan nga po ito ng ilang mga Kristiyano na mas kinipili ang pera kaysa sa kalooban ng Diyos. Gaano marami mga mananampalataya dahil po sa hanap buhay, dahil po sa negosyo, ay nanalayo sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, meron pong mga tao na hindi po nila kaya humawak ng pangpapala. Noong wala pa silang trabaho, matapat na nakakatalo, ay to say amen. Noong wala pang trabaho, matapat na nakakapanalangin. Ngunit nang magkaroon na ng trabaho, hindi mo na makita sa simbahan. Meron po isang alagad sa Las Vegas, Nevada. Ang tawag po sa kanya, Perpetual Prodigal Backslider. Ito pong lalaki ito ay nakakilala sa loob ng ulungan. Sa isang himala, sa po'y nakakilala sa Diyos doon sa loob ng ulungan. At sa isang pang milagro, nakalabas siya ng bilang buwan. Nang sa po'y nakalabas, nagbuntis yung kanyang asawa, bumalik siya sa droga at sa luma niyang pamumuhay. Dahil dito, siya po ay muling na-aresto at napalik sa pulungan. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang Las Vegas, Nevada ay isang lugar na talaga naman totoo sa kasabihan na Sin City. Kami po'y nakarating doon at nakita ko po ng personal. Matindi po ang tukso sa lugar ng Las Vegas, Nevada. Hindi ko alam yun, Las Vegas. Noong kami po'y pumunta doon, pumunta kami sa katulad ng isang 7-Eleven, mga mag-aalauna ng hating gabi, bumibili lang sa tindahan at isang babae, nakatumpis. Nakatumpis! Kaya, ang tukso mo doon ay napakalakasin. Balik mo tayo nyo sa ating kwento. Kung sa Pilanto na muli sa Pilanguan, muli isinubo ng lalaki ito ang buhay niya kay Jesus.
nung siya nasa loob ng ulungan, muli siyang nagpatotoo, nagapoy muli siya sa Panginoon, at sa inalayan naman siya sa binanguhan. Alam pagkakakay na buntis siya niya ang kanyang asawa, nalunog na naman sa droga. Na-arrest na naman, at nagulog na naman. Ngayong gabi, kung ikaw ang Diyos, at mahal mo ang lalaki ito, papayagan mo ba siya na makalabas pa muli sa binanduan? Kasi, mas mabuti pa sa lalaki ito ang nakabilanggo kaysa siya ang nasa malaya. Ang punto ko ngayong gabi, may mga tao na hindi ka kayang humawak ng blessing. Yung pagpapala po ay nagiging bitag sa kanila. Pero ngayong gabi, ako po'y naniniwala ang Diyos ay naganap ng mga tao na kanyang pagpapalain. Can you say amen? Amen! Ako po'y naniniwala ang Diyos sa bawat simbahan ay naganap ng mga tao na kanyang pagpapalain ng nag-uumapaw at sagana. Nung mag-umpisa po kami sa paglaran, karamihan po ng mga kapatiran nun ang sabi sa araw, 150 pesos. Pero nung sila po'y naging tapat sa gawain ng Diyos, mga kapatid, karamihan po sa kanila ngayon, kumikita sila naging 1,000 isang araw sapagkat sila'y naging tapat sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi po ng Bible, pag napagtiwalaan ka sa maliit, pagtitiwalaan ka sa mas malaki. Uulitin ko ngayon gabi, hindi mahirap para sa Diyos na ikaw ay pagpalain. At naniniwala ko, kaya ng Diyos gawing milyonaryo ang iba sa inyo. Sino naniniwala doon? Kaya gawin ng Diyos yan, hindi mahirap para sa Kanya na gawin kang milyonaryo. Ang tanong, kaya ka ba niyang pangkatiwalaan? Sapagkat yung iba, hindi nila kaya hawakan ng blessing. Nalulunod sa pagpapalak, naliliis sa paglilingkod sa Diyos, nawawala sa church. Can you say amen? Kaya ngayong gabi, kung sa tingin mo ay kaya kong humawak ng malaking pagpapala, sumigaw ka, kaya ko! Amen! Amen. Kung naniniwala ka na kaya kang magpalain ng Diyos ng malaking halaga ng pera, sumigaw ka, ako Panginoon, kaya ko! Amen! Kaya ko! Amen! Pero ang sabi nga ng Biblia, meron tayong responsibilidad. Patunay natin sa maliit na halaga. Kung ikaw ay mapagkakatiwala ng Diyos sa maliit na halaga, pagtitiwala ka ng Diyos sa mas malaki. Meron pong kapatiran sa baklaran. Amen. Pinagpalasa ng Diyos halagitna ng pandemya, iniangat ang kanyang kabuhayan, ginawa sa ng Diyos sa milyonaryo. At ako naniniwala, hindi mahirap para sa Diyos na gawin kang milyonaryo. Ang tanong, tapat ka ba? Tapat ka ba sa pagbibigay ng iyong ikapo? Sapagkat yan ang susi. Hindi ka pagpapalain ng Diyos kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na halaga. Can you say amen? Ba't wala lang amen? Amen! Hindi mahirap para sa Kanya na iangat ang iyong kabuhayan. Kaya ngayong gabi, tayo po'y magbibigay. Hindi ko sinasama sa trabaho. Pagigil na natin sa Panginoon, Panginoon, simula po ngayong gabi, haakpang ako. Matutunayan mo sa iyo ang pagkakatiwalaan mo ang iyong kapang lingkod sa pamamagitan ng paninalapig. Kaya tinatawagan mo po ang ating usher upang likugin ang ating pagbibigay sa gabi ito. Sa buhay natin.
si Jesus po ang namatay sa krus. Can you say amen? Amen. Daming si Jesus ang nagbigay ng buhay para sa atin. At daming si Jesus ang totoo na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Sino po ba si Karl Marx na pundador ng komunismo na maraming tao ay handang magbigay ng buhay para sa kanya? Ngunit ang ating Panginoon pumunta sa loob sa krus na katulad ng isang tupa upang handang katayin sapagkat ang Panginoon ay totoong nagpapalaga sa atin. Kaya una, ngayong pong gabi, nais ko pong nangaral sa paksa na pinamagatang Jesus, the center of everything. Si Jesus ang sentro ng lahat ng bagay. Una, si Jesus ang nagpapatawad sa ating mga pagkakasalan. Nakakarinig po tayo ng mga tao na iniangat sa tuwi-tuwi na. Ang mga tao po ay iniidolo, nagiging icon, halimbawa, katulad na lamang sa larangan ng pangpalakasan, Michael Jordan, Tiger Woods, Manny Pacquiao, at maging sa larangan ng katapangan, mga kilalang mga kawan o mga sundalo ay itinataas. Ngunit ang nagawa po ng mga tao ay maalala lamang sa ilang henerasyon at hindi magtatagal, malilimutan din. Ngunit sa lahat po ng lumakad sa ibaba ng lupa, ang Panginoong Jesucristo ang pinakadakila dahil po sa ginawa niya sa krus. Ang kanya pong sakripiso, walang kapares at walang makagagawa ng kanyang nagawa para sa iyo at para sa akin. At tulad po ng mga pamana na binibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak, minsan nakakaluna ang yaman, lawak ng lupain, nakilang pera at mga lahas. Ngunit ilan lamang po ang nakikinabang sa ganitong mga gawain. Katulad na lamang ng kabayanihan, mabibilang din ang nakikinabang at ito lamang ay para sa ilang panahon. Ngunit hindi katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus. Binayaran niya ang kailangan upang tayo tubusin, upang ikaw at ako ay hindi na magdusa sa impyerno. Pinatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi ko, pinatawad po tayo sa ating mga kasalanan. At walang katumbas na nagandang pera sa ibabaw ng lupa, ang kaya man lamang bumahi, bumura ng kahit isang kasalanan natin. Wala din pong ganong sukat ng bilang ng mabuting gawa ang kayang tumapat sa kasamaan ng ating puso. Maaari ang tingin natin sa ating mga sarili mabuting tao, ngunit hindi po ganon ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay mga makasalanan. Dinadaya po natin ang ating mga sarili kung inaakala natin na tayo mas mabuti kaysa sa ibang tao. Ang totoo niyan, pwede tayong maging mas masama pa kaysa doon sa tao na kinamumuhian natin because the potential to do evil is always present in us. Kaya nga si Apostle Pablo ay nagsabi, Romans chapter 7 verse 15, sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, natapot ang pinapopootan ko, yaon ang ginagawa ko. Kung si Apostol Pablo mismo ay nag-struggle sa katotohanan ito, gano'n pa kaya tayo? Marami na pong binasak na buhay ang kasalanan. Marami na pong binasak na pamilya ang kasalanan. Can you say amen?
Marami na pong ipinahamak ng mga kaluluwa at ang kasalanan mo ay naging mabigat na pasanin. Ang kasalanan kailanman, hindi po yan pagpapala sa kanino man. Ang sabi nga ng Deuteronomy Numbers 32:23, be sure of this, your sins will find you out. Iyak ito, aabutin ka ng iyong mga kasalanan. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat siya ang Jesus na nagbibigay ng kapatawaran. Palakpakan po natin ang pagpalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhan. Paniwalaan na natin o hindi, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, tayo po ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan. We may be physically living, but we are spiritually dead. Akala natin tayo buhay, pero sa paningin ng Diyos, tayo po ay patay. Colossians chapter 2 verse 13, at nang kayo'y mga patay dahil sa iyong mga kasalanan, at sa di pagpatuloy ng inyong laban, ay ganyang binuhay kayo na kalakit niya na ipinatawad sa atin ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya namatayan po ng Panginoon ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang sakit at iniis sa ating Panginoon ang nagbigay sa atin ng kagalingan. At ang luha ng ating Panginoon ang nagdala sa atin ngayon ng kagalakan. Ang kanyang kamatayan ang naging susi upang tayo ay mabubuhay magpakailanman. Ang kanyang kamatayan ang nagbigay sa atin ng sariwang panimula at ang kanyang kamatayan ang bubuhay sa ating patay na pananampalataya. Sinakop niya ang kamatayan upang ikaw at ako ay mabuhay. Sinakop niya ang kamatayan upang ikaw at ako ay magkaroon ng kapayapaan. Sinakop niya ang kamatayan upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa 1 Corinto 15:55, sa naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay, sa naroon o kamatayan ang iyong tibong. Kaya kamatayan po'y wala na kapangyarihan sa atin. Oo, mamamatay tayong lahat. Wala pong nabubuhay dito ang hindi makakaranas ng kamatayan. Ang tanong, kung kunin na ng Diyos ang buhay mo, handa ka na ba? It is appointed unto men once to die, and after this, judgment. Itinakda na sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos ito ay ang paghukom. Hebrews chapter 9 verse 27. Ngunit sinabi ng Panginoon sa John 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maghuli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin. Bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Naintindihan po natin, pagka ang tao'y takot pang mamatay, hindi po yung birong usapin. Ngunit ang magandang balita, tayo po ay muling bubuhayin at tayo ay isa sa Panginoon magpakailanman. John chapter 14 verse 1, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di kayo ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y maroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ito po ang lamang natin bilang mga anak ng Diyos sa mga tao hindi pa kumikilala sa Panginoon. Sapagkat ang mga tao wala pang Kristo ay wala pong ganitong pangako. At ang mga tao hindi naglilingkod sa Kanya ay wala pong magandang kinabukasan na naghihintay. Pagkos, isang nakakatakot, isang malungkot at isang masakit na karanasan
ang naghihintay sa kanila. Matthew chapter 13, verse 41, susubuy ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanyang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na niya nga pagpapag-isot at na nagsisigawa ng katampalasanan at sila'y igagatok sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagdangis at ang pagganalit ng mga bibig. Kaya ang Panginoong Jesucristo, hindi lang po siya nagpapatawad ng ating mga kasalanan, siya po'y nagbibigay din ng buhay. John chapter 10 verse 10, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasalanan ngayon. Mga kaibigan, hindi ko po ipagpaparit ang buhay ko ngayon sa dati kong buhay. Masaya po ang buhay ko ngayon. Hallelujah! Ang buhay ko ngayon, malaya sa limang bisyo. Malaya sa limang kasalanan. Ang buhay ko ngayon puno ng kapepaan, puno ito ng kagalakan. Hindi naman ibig sabihin wala ka ng problema. Ngunit sa kabila ng meron ng mga problema at pagsubok, ikaw ay may kapayapaan sapagkat alam mo, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ang Panginoon, hindi lamang siya nagpapatawad, hindi lamang siya nagbibigay ng buhay, ang Panginoon nagbibigay din ng pag-asa. Kanina yung ipinalabas sa mga kabataan ay isang confirmation o pagpapatunay ng Panginoon, anak, yan ang iyong ipangaral, ako ang mataas sa iyong kalagitnaan. Hindi po ang sinumang tao natin itinataas, hindi po si Pastor Cars, lalong hindi po ako, at lalong hindi po ang sinumang nag-perform sa unahan, hindi po ang mga kumanta, hindi po ang mga nagdrama, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah! Siya po ang pinakamagaling! Siya po ang pinakamagaling! At wala pong papantay sa kanyang kabutihan! Hallelujah! Kaya kung ating pong titignan ang ating panahon, napakadali po ang mawala ng pag-asa. Sa usapin ni Kominiya, ang ating bansa, kung tawagin ay third world country. Third world country. Mabagal po ang pag-usap ng ating bansa pagdating sa usapin ng ekonomiya. At alam po, yung iba rito ay nakarating na sa Hong Kong, yung iba maraming nakarating na sa Taiwan, at yung iba sa inyo kung sa iba't ibang bansa. Pero katulad po namin ang kami po makarating sa Hong Kong, sa Taiwan, pati po elevator at escalator, napakabilis. Dito, napakabagal. Napansin ko lang yun nung kami po makarating doon. Ang bilis sa mga escalator, ang bilis sa mga elevator, dobling bilis po ng takbo ng escalator at elevator dito sa ating bansa kumpara sa ibang bansa. Pagdating naman sa espiritual na usapin, ang ating pong bansa, ang ating mga kababayan, hindi na po naghanap sa Diyos. At palibasa, hindi nila hinahanap ang Diyos. Maraming pamilyang nawawasan. The moral fiber is being corrupted. At ang panahon ito ay lalo pong nagiging malaswa. Dahil po sa kabiguan na unay ng Diyos, failure to prioritize God results to a dysfunctional life. Dahil po ang Diyos ay hindi una sa buhay ng marami at sa buhay ng maraming pamilya, nagre-resulta ito ng matulog buhay. Kaya maraming buhay na sasayang, mga kabataan na papariwaran, nagre-resulta ng luha, sakit, pagkawasan, mga buhay na napaparulat, ngunit mga kapatid sa Panginoon, sa kalagitnaan at tila lumalalang panahon, ang Diyos
pinagtago ay nagsasabi, may pag-asa pa. Amen. Sino pong sumasang-ayon sa Diyos, walang imposible. Amen. Kaliman kalalaang kalagayan, kaliman kaseryoso ang isang problema, kung inaakala mo, wala ng paraan upang ikaw ay makatakas, wala ng remedyo, iniisip mo ang iyong sitwasyon, wala ng pag-asa, sasabihin ko sa iyo ngayong gabi, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Amen. Hallelujah. Natin service. Ang sabi nga ni Isaiah, God will get away when there seems to be no way. He works in ways you cannot see. He will get away for you. Join po tayo ngayon for prayer and ito po sa celebration.